Ayon sa isang pag-aaral, tinatayang nasa 1.6 million na batang Pinoy ang mayroong neurodevelopmental impairment sa bansa. Ang mga neurodevelopmental disorders ay isang grupo ng mga sakit na brain-based. Simula pa nung pagkabata o habang lumalaki ang bata, nakikita na natin ang iba't ibang manifestations. So yung Down syndrome is actually genetic. Ang very prominent yung typical features na nakikita natin. Sa mga batang may na-diagnose na autism, ang kanilang prominent features, may deficit sila kung paano sila makipag-communicate or makihalubilo sa mga tao. Ang ADHD, di nila nakukuha masyado yung detalye, nahirapan silang upuan ang mga activities na kakailanganin ng attention. Unti-unti mang lumalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa iba't ibang developmental disorder, hindi pa rin maiwasan ang pagkakaroon ng diskriminasyon at stigma na nararanasan ng mga batang may ganitong kondisyon. Napakahalaga talaga na ang mga tao, alam nila ano ang pinagdadaanan ng mga batang may neurodevelopmental disorders. Mas matanggap nila sa society na tao rin sila na mag-enjoy ng parks natin, magpunta sa mall, na hindi kaiba ang pagtingin ng mga tao, no? Nakararanas man ng diskriminasyon mula sa iba para sa mga magulang na may anak na ganitong kalagayan. Ang kanilang mga anak ay mga biyayang kanilang ipinagpapasalamat. Kilalanin natin ang super mom mula Cavite na may natatanging tapang at lakas na nagmumula sa kanyang mga anak. Hi, hello po. Ako po si Hasna Cabral, 32 years old, single mom po of 2 kids. Parehas po sila may autism o global developmental delay. Though it's the most difficult journey of my life, it's very meaningful. There was a time kasi, like, my first child, she has different views of fashion. Siya yung tipong nagsusuot ng plastic bag sa ulo papunta sa mall. Ganong level. Kasi when I talk to her about it, sabi ko, hindi dapat gawin yan. Hindi kasi siya normal or hindi siya acceptable. She told me, okay, hindi na niya gagawin. But then she gave me a very important lesson in values. Imagine a 4-year-old teaching me na, why do I have to fit in? Why do I have to do what people say? Pero hindi naman ako nagiging harmful sa kanila. Hindi naman talaga siya disability, but autism is just as simple as looking at the world differently. Just respecting their views or how they see the world. That's more than enough. Ginawa namang advokasya ng aktres na si Candy Pangilinan ang pagbibigay kamalayan sa mga batang may neurodevelopmental disorder katulad ng kanyang uniko iyo na si Quentin. Meron po siyang ADHD under the autism spectrum. Meron din siyang sensory integration or coordination problem. Kaya po ako nagsimula sa paggawa po ng libro ay dahil mula po nung sinabi ko po sa television at umamin po ako na may anak po ako na katulad ni Quentin na may disability, ang nangyari po ay marami po ang lumapit sa akin at nagtanong. So ibig sabihin, marami po ang may ganitong kondisyon at hindi lang po nila alam kung paano ang gagawin nila. I want to give hope to all parents. It's not a burden. Yes, mahirap, pero worth it naman. I want to send good vibes to all and awareness. Ba't ko ito ginagawa? Gusto ko sana isang araw matanggap po natin ang mga batang katulad nito kahit matanda sa ating mga komunidad. Tanggapin sila as human beings with dignity. Di ba po? Na they're also God's children and they really want to be able to join a community without the discrimination, without the bias.